Nilinaw nga na ito ni Stephen Curry, ni Coach Kerr, pati na nga rin ni Bob Myers na ito nga daw si Jordan Poole ay hindi nag-ibang ugali since the training camp. BS nga daw yun mga idol, fake news yung mga report about dito kay JP kahapon. At eto nga si Bob Myers ay sinabi rin na si Draymond Green nga daw ay nag-apologize sa buong team, sa buong Golden State Warriors, pero hindi nga daw siya kasama sa kanilang pagpapractice. At ito namang si Jordan Poole ay present naman. Ang Golden State Warriors nga daw ay bibigyan si Draymond Green ng punishment ng discipline, pero internally na nga daw nila yung pag-uusapan at parang hindi na nga ilalabas sa public. Pero hindi naman daw makakamiss ng games itong si Draymond Green bilang ang kanyang parusa. At nilinaw pa nga ni Bob Myers na yung trash talkan nga daw ni Draymond Green at ni Jordan Poole ay hindi nga daw related sa kanilang contract. Parang normal na trash talkan nga lang daw yon. At confident nga itong si Bob Myers na malalagpasan ito ng team ng Golden State Warriors at magkakaayos ang kanyang dalawang player at next season ay ready na nga silang i-defend ang kanilang NBA title. So good news nga ito para sa maraming Warriors fans na nag-aalala na baka mamaya'y mas lumaki pa nga ang sitwasyong ito. Pero marami namang nilinaw itong si Bob na for sure naninigurado na hindi na nga lalaki ang sitwasyong ito or ang insidenteng ito. Pero ngayon ay pag-usapan pa nga natin ang isa pang pangyayari ngayon sa NBA. Multiple NBA executive nga daw ang naniniwala na itong si Ime Udoka ay hindi na babalik bilang Celtics head coach matapos na ng kanyang 1-year suspension. At ganyan din ang paniniwala ng ilang mga former NBA players na dahil sa mas grabe pa nga daw sa inakala natin ang ginawa neto ni Coach Ime. So mukhang ang tapos na ang Celtics coaching career neto ni Coach Ime matapos niya nadali netong Celtics sa NBA Finals last season. Pero para na nga sa ating panghuling balita, LeBron James, Anthony Davis at Victor Wembanyama magkakadikit nga sa litratong ito. Nakuhanan pa ng video clip itong si LeBron na binati niya nga ang future number 1 overall pick at binati na rin ni Anthony Davis. Tapos nung interview pa neto ni LeBron James kahapon, sinabi niya na kinausap niya nga daw itong si Wembanyama at pinuri niya. So sabi ng NBA fans ay nag-uumpisa na nga daw ang The Recruiter, LeBron Recruiter James. Nire-recruit nga daw neto ni LeBron, hindi man ito sa Lakers kung hindi sa kanyang agency nga daw na Clutch Sports. Nag-uumpisa na nga daw ng maaga itong si LeBron James kahit matagal-tagal pa nga bago pumasok sa NBA itong ang batang player na ito. At habang pinag-usapan na nga rin natin itong si Victor Wembanyama, ay pag-usapan na rin natin ang mga sinabi ng mga NBA players patungkol sa kanya. Sabi ni Stephen Curry, parang nga daw 2K create a player itong si Wembanyama. Yung kanyang build, 7-footer, tapos parang point guard kung maglaro. At eto namang si Giannis Antetokounmpo, sinabi dito sa batang ito, he has a chance to be one of the best to ever play this game. We have never seen someone like that before. I think it's a good challenge for everybody in the league. We got to be ready for this kid. At syempre pati na nga rin si LeBron James sa kanyang post-game interview kahapon. Sinabi niya na lahat nga daw ay sinasabi na unicorn ang mga NBA talents and main prospects for the last few years. Pero ito nga daw si Victor Wembanyama ay parang alien. He's for sure a generational talent. Ganyan din mga idol ang bansag kay LeBron James dati. Once in a generation type of player.